So, ang gagawin natin ngayon ay hatiin natin siya or gagawin natin siyang coconut cubes. So, yan guys, mag-start na tayo. Magputol or mag-cut. I mean, ano ba tama? Maghati ng coconut husk. Ayan, gawin na natin siyang cubes. Good morning guys, welcome back to our channel. This is Chomer of PPP, Philpaw Plants. And now, we are back for another plant video. Bago ka pa lang sa channel na ito, please huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin naman na rin ang bell button upang ma-notify ka sa mga i-upload ko pang videos. If you are done subscribing, thank you guys sa inyong suporta at now ipatuloy kayo sa panonood ng mga ihahandog ko pang videos. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa muling pagsama sa akin sa araw na ito upang tayo magkwentuhan tungkol sa halaman, magparami at magtanim sa kanila. Hindi natin patatagalin pa at atin nang simulan ang video ito. For today's video guys, ay mag-cut tayo. I mean, ito, gagawa tayo ng ating parang soil. Yan, isang material ng ating soil. Ito siya ay tinatawag na parang coconut husk. Ito siya. Coconut husk. So, gagawin natin. So, ang gagawin natin ngayon ay hatiin natin siya or gagawin natin siyang coconut cubes. Ayan siya. So, ayan, kanina, naghiram ako ng gunting dun sa aking uncle. Ayan. So, doon, naghiram ako ng gunting dun sa kanya. So, ay ng gunting, ng sundang guys. Ayan guys, hiram tayo ng binangon or ng pwedeng pang putol sa mga coconut cubes. So, dito ako sa bahay ng aking uncle. Ang ganda ng bahay. And maraming talong dito. Wala bunga talong mo, Col? Ayan. Sobrang dami guys. Later lang, barabay lang. Yan, ang dami. Cute. Tete. Cutie. Doggy. Cutie. Yes. Cutie. Napakit ng dog guys. Yan, ang puppy. Oh, friendly. Yan. So, yan. Punin natin yung binangon. Maraming mga manok dito. Ay, nabalay mo ba? Yan, maraming manok. Dito pa. Oo! Hindi, may arakot sa balay. Ayan, at saka homalomina. Ito guys, oh. Sobrang ang kapal ng homalomina dito. Ayan. Ayan siya. So, hiniram ko lang yung ito, sundang. Yung binangon, kung tawagin dito sa amin. Ayan, may mga baba na. Ayan. Puro sin. Ginawang dingding. Ayan. So, mag-uwi na ako. Thank you. Balik ko lang karon. So, ayan. Malayo pa yung sa amin, guys. So, dito, lakad tayo sa dito, sa kahon. Sobrang init. Oh, alas 9 pa lang ng umaga. Bike lang ako guys. So, I'll see you sa bahay. Init! Wait siya. So yan guys, mag-start na tayo. Magputol or mag-cut. I mean, ano ba tama? Maghati ng ito. Ayan, gawin na natin siyang cubes.
Teka lang, mag-search muna ako guys kung anong mga benefits itong ating coconut cubes. Coconut cubes. Ay, coconut husk. Benefits for plants. Yan. Teka lang. Yan. Babasa muna tayo. Para sa ating kaalaman. Para madagdagan yung ating mga kaalaman. Teka. Coconut coir or coir has been proven to promote the growth of lignans. Ayan. Increasing the amount of beneficial bacteria around your plant root system. Ito. Sinabi dito na parang nagpo-promote siya na mag-grow yung lignans. I don't know what's lignans. I don't know what lignan is. Parang, ayan, bacteria siya guys, na magtutulong para sa mga plant root system. Root systems. So the beneficial bacterium or this beneficial bacterium serves to combat harmful bacteria that may harm your plants. Ayan. So, effective siya guys or beneficial siya sa ating tanim. So this is one reason why coconut coir is so popular amongst hydroponic growers. Ayan. Hydroponic growers. Wait lang. I-open muna natin. So ayan. Ito siya. O, sinasabi dito guys na mga benefits niya for home gardeners. When visiting your local landscaping supply store, you'll find many different planting medians to choose from, each with its own list of benefits. So there are several factors you want to consider when choosing the right product for your plants, such as drainage, nutrient density, and acidity level. Your planting medium is very important. So you don't want to make a decision based on price alone. Coconut coir-based products have many desirable qualities that home gardeners look for, including, yan, so water retention. For the water retention, one of the main reasons why coconut coir makes for such a great growing medium is its natural ability to retain moisture for long periods of time. And siya, so magkare-retain talaga nito itong ating coconut na medium ng tubig. Ayan siya. So, what makes coconut husk-based products so unique is that the natural fibers are able to retain moisture without suffocating plants. Ayan siya. Second, aeration. So, fibers coconut coir, ayan, expands in such a way that it allows for great aeration for the root system of your plants. Ayan. Ito, sabi niya, some planting materials tend to become too compact around plants, causing them to suffocate over time. So, mabisa talaga itong ating coconut husk. Next, it's sustainable. Ayan, sustainable. There are many growing mediums on the market that are simply not eco-friendly. However, coconut husk products are a smart choice if you're looking to limit your environmental impact. Ayan. So, that's because coconuts are an easily renewable resources. Yan sabi dito. So, next. Naturally pH balanced. So, here, as you begin to delve into more advanced gardening techniques, you will probably start looking at monitoring the acidity level of your soil and growing medium. So, certain plants are very sensitive to changes in the pH levels of their soil. Some growing mediums that you purchase off the shelf at your local landscaping supply store may be far too acidic for your plants. Ayan, it talks about acidity, so parang, ayan siya, nagbibigay ito siya ng natural pH na balanced. Ayan, nutrient density. Ito siya guys, next na benefit niya. So there are many vital nutrients that are naturally found in coconut byproducts. So ito siya, potassium, iron, manganese, copper, and zinc. Those are the vital nutrients na na-provide or na makikita dito sa ating coconut husk. Ayan. So, ayan. So, nutrient density, guys. Ayan, one of the great things about coconut coir is that it releases its nutrients very slowly. So, it will feed your plants on an ongoing basis over time. Siya. Meron din siyang rich natural hormones that act as biostimulants, encouraging your plants to flourish or to grow. Ayan.
and then beneficial bacteria, and then siya cost effective. Yan siya. So yun yung mga sabi dito sa Google. Yan siya. So dito sinabi ng Cal Blend Soils Incorporated. Yan. calblendsoils.com. Yan siya. So tayo na guys, magtanim na tayo. Wala ng chika. I mean magtanim, gawa na tayo ng coconut cubes. So ayan guys, disclaimer lang. So pwede naman kayong bumili na yung na cubes na talaga na coconut byproduct. Pero yung sa akin, ako mismo yung gumawa dahil marami naman ako mga resources or resource itong coconut husk. So mayroon doon sa aming home lot. So imbes na bumili, so dito nakatitipid pa ako. Or kaya nga sabi nun kanina, di ba, cost effective siya. At saka sustainable. So ginamit ko lang yung mga meron akong mga gamit dito sa bahay. So hindi na ako nagpalabas pa ng pera dahil kaya ko naman. At saka it's like rewarding naman siya dahil it's like a form of exercise naman yung ginagawa ko dahil nakagagalaw yung mga braso. Ayan, parang mananalay tayo yung mga dugo. At saka nakapagpapawis naman ako dito sa paggawa ko ng mga coco cubes na ito. So yun siya, if meron kayong pera or means na i-acquire ito na hindi na kayo nagpakapagod, ayan, so you can get it. So yung sa akin guys, it's like ginawa ko lang siya para hindi na ako gumastos. Ayan siya. So ito, yung iba dito, siguro mamaya na. So hindi ko na siya gagawa ng vlog. So ito na guys. Na yung ating mga nagawang coconut cubes. Ito siya. Ayan guys, natapos ko ng ito. Nakapag-cut na tayo. Nakapag-gawa na tayo ng coconut cubes. So ayan siya. Yung iba dito ay susunod ko na gagawin dahil marami naman na yung nagawa ko. So dito lang guys, yun lang yung content natin for this video. Dito na nagtatapos ang ating plant video for today. If nagustuhan mong panoorin ng video ng ito, please huwag mong kalimutang mag-like and also share. At please huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button upang ma-notify ka sa mga i-upload ko pang videos. I hope together we root, grow, and bloom. Thank you for watching, happy planting, and God bless us all.